Nararanasan na mahabang pila ng mga sasakyang papasok ng Batangas Port ngayong Miyerkules Santo. Dagsa na rin sa pantala ng mga biyaherong magtatawid dagat. Para sa pinakahuling sitwasyon sa Batangas Port, nakatutok live si Paul Hernandez. Paul? Yes, Ace, hapon na, pero napakaluwag ng sitwasyon dito sa loob ng passenger terminal building. Kung pansin mo, sa likuran ko, ano yan, ticketing section niya, pero halos walang pila ng mga pasahero. Napakalayo ng sitwasyon yan kumpara kaninang umaga. Mahaba ang pila ng mga sasakyang sa Sampasaroro sa labas ng Batangas Port kaninang umaga. Pagpasok sa passenger terminal building, pila rin ang mga pasahero. Kaya tamang nag-online booking na si Aaron para sa summer pasyal nila sa Puerto Galera. Expected na po na marami po talagang uuwi sa kanilang probinsya, kaya po, yes po, mag-walk-in. Kaya mas okay po na mag-online booking po para less hassle po. Ngayong Miyerkules Santo ang huling araw ng pasok o trabaho ng mga empleyado. Baga-bagahay pa rin ang bit-bit ng maraming magbabakasyon. Pero si Francis, natuto na raw sa mga nagdaang biyahe niya, kaya isang backpack lang ang dala pa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ayun sir, mayroon ganun. Na sumasabit yung nalalaglag, ganun. Mula nitong linggo ng Palaspas hanggang Martes Santo, pumalo sa mahigit 31,000 ang mga nagtawid dagat ayon sa PPA. Ngayong Miyerkules Santo ang nakikitang peak ng mga pasahero. Magkipag-cooperate tayo doon sa security measures na pinatutupad para po sa ating pong seguridad, iligtasan, at sinisiguro naman ang pamunuan ng Philippine Ports Authority na magiging maaluan ang inyong karanasan. Nakakakumpiska pa rin ang hilaw na karne sa pantala na mahigpit na ipinagbabawal, kasama ang mga patalim at combustible items. Ayon sa PPA Batangas, may biyahe pa rin ang mga barko hanggang sa Biyernes Santo. Samantala, may paalala naman ng Philippine Coast Guard sa mga pasaherong nagvi-video habang naglalayag. Iwasang pumunta sa gilid ng barko para iwas disgrasya. Mag-video o mag-picture lang daw sa ligtas na lugar. Sabihan na rin po namin yung mga crew na bantayan po yung kanilang mga pasahero na mag-ikot. No? Anumang aktibidad na nagdudulot ng delay o pagkaantala ng biyahe ng barko ay mahigpit na ipinagbabawal ng PCG. Isang mamayang gabi, inaasahan yung buhos ng mga pasahero dito sa pantalan. No? Wala pa namang anunsyo tayo naririnig na kung may kanselasyon o fully book na yung mga barko. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.